Okay, one verse. Proverbs chapter 25, verse 28. Nakita na po ba? Say amen. Amen. Okay, the Bible says, He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Let us pray. Panginoon, thank you so much sa umagang ito na patuloy niyo pong binibigay ang inyong kabutihan sa amin. Thank you, Lord, for everything na inyong pinapadama sa amin, ang inyong katapatan, ang inyong mga biyayang hindi po namin maibilang sa aming mga buhay. Ito po ay aming nararanasan. Alam po namin, Panginoon, kayo po ay tapat sa aming buhay. At Lord, help us na kayo po ang patuloy muling kumilos sa aming kalagitnaan. Kayo po, Panginoon, ang miitaas, ang Banal na Espiritu ang mangusap sa bawat puso po namin. And nawa, Panginoon, kung kami ay merong mga pagkakamali sa bahagi ng aming buhay, hayaan niyo, Panginoon, ang inyong salita ang manguna sa amin at magturo. At kami, Panginoon, ay makita namin ang aming sarili na kami po ay lumalakad sa inyong kalooban. Thank you so much, Lord, sa inyong mga biyayang binibigay sa amin. At patawad po, Panginoon, sa bawat kasalanan ng aming buhay. Pagkalinisin niyo, Panginoon, ang aming puso at kaisipan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Thank you so much po. Tayo po'y makaupo na po. Okay, good morning po sa inyong lahat. And thank you so much. Dahil tayo po ay nandito po muli para makapag-aral ng salita ng Panginoon. And I hope na ang topic na ito ay maging akma sa bawat isa sa atin. Now, in verse 28, hayaan niyo pong basahin ko uli. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. In other translations, hiram lang muna ako ng konti, okay? A man without discipline is like a city without walls. A man without discipline is like a city without walls. Now, our topic this morning is about self-discipline. Amen? Amen, amen po ba? Amen. Yeah. Because I think this is the last Saturday of this month, okay? Self-discipline. April is our what? Health month. Okay? Hayaan yung tawag dito, humabol ako sa ating tema. Okay? Self-discipline. Okay? A man without discipline is like a city without walls. Lahat tayo ay medyo masasaktan ng konti sa bahagi ng okay, kasi kumbaga pinag-aaralan ko din ang syempre pinag-aaralan ko itong ang topic na ito, medyo ako din yung unang nasasaktan. Tama lamang po yun, kasi nga ang unang natututo ay yung nag-aaral. Okay, in Bible times, city that has broken wall has no defense against its enemy. It is easy for them to attack the city. And why they need walls? Wall means boundary or protection. Walls kept in those who belong and kept out those who did not belong. Walls represented security for those within them. Someone who lived in a city with walls could go to sleep at night and rest assured for their safety. Naalala ko yung walls of Jericho. Okay, naalala ko yung kay Nehemiah. Kaya nga mahalaga ang wall sa panahon ng mga unang sa Old Testament, okay? Kaya nga makikita po natin dito na hinalintulad din ng Biblia ang Biblia ay nagbibigay sa atin na ang tao daw na walang disiplina ay kagaya ng city or syudad na walang pader or walang walls. Why? We need walls or discipline in our lives. And the person who has no discipline, willpower or self-restraint, rule has no defense against anger, lust, impatience, or other unchecked emotions. Without self-control, we are wide open to sin. Mahalaga ang disiplina sa ating buhay. Oh,
Kapag tayo ay mayroong isang bahay na walang bakod, ang tao, kahit ang tao, pwede siyang pumasok kahit saan. Hindi mo namamalayan yung tao pala, nasa kusina mo na. Hindi mo namamalayan yung tao, nakapasok na pala sa bahay mo. Bakit? Dahil walang bakod. Ganon din sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag alin niya na ang isang Kristiyano ay walang disiplina sa kanyang buhay, tayo ay prone sa kasalanan. Hindi natin namamalayan na ang ating buhay ay malayo na pala sa kalooban ng Panginoon. Now, kaya nga, mahalaga po ang disiplina sa ating buhay. Mahalaga na ang bawat isa po sa atin ay ina-apply natin ang tinatawag na disiplina. Amen? Kaya nga, without self-control, we are wide open to sin. Yes, walang problema if you are prayerful. Walang problema kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Pero kung wala kang disiplina sa buhay mo, sa mga ibang aspeto, aba, nakakapagtaka yun. Hindi pwede nating alisin ang espiritual na pamumuhay at ang ating disiplina mismo sa ating katawan. Naunawaan niyo po ba yun? Amen? Kaya nga mahalaga na ang bawat isa sa atin ay merong disiplina na ginagawa mismo sa ating buhay. Now, the Bible rates health right near the top of the list in importance. A person's mind, spiritual nature, and body are all interrelated or interdependent. What affects one affects the others. If the body is misused, the mind and the spiritual nature cannot become what God planted they should be, and you won't be able to live an abundant life. Self-discipline or self-control is one of the 9 fruits of the Spirit in Galatians chapter 5, verse 22 and 23. The Bible used the words temperance in place of self-control, which like self-discipline. Ito ay bunga ng Espiritu. Kaya nga, if you are saved, dapat yung fruit of the Spirit ay makita sa ating buhay, at ang isa po dito yung self-discipline. Amen? Self-discipline. Mahalaga na meron tayong disiplina sa ating buhay. Okay? General refers to our ability to control or restrain ourselves from all kinds of feelings, impulses, and desires, which includes the desire of physical and material comfort. Why do we need self-discipline? Number one, for God's glory. For God's glory. In 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. And this is our primary purpose or goal in life, is to glorify God. Amen? Will my eating please my Lord and bring glory to Him? Self-discipline. Okay? Maraming aspeto itong self-discipline na ito. At isa lang ito, yung pagkain sa ating dapat na makita sa ating buhay or dapat nating may apply sa ating buhay pagdating sa pagkain. Amen? Amen po ba? Mukhang hirap talaga itakel to, no? Okay, yun yung pinaka-isang purpose natin, mga kapatid. Kung bakit natin kailangan disiplinahin sa ating buhay, ang ating buhay, para i-glorify ang Panginoon. Amen. Lahat ng aspeto, ha, lahat ng ating ginagawa is to glorify God. Amen? Is to glorify God. Now, bakit ba kailangan natin disiplinahin ang ating sarili? Bakit ba natin kailangan talagang, kung sabihin, i-destroy natin yung ating mga kagustuhan? Alam nyo, kung susundin natin ang ating laman, ang lamang ito ay talagang, ang mga gusto nito, yung mga masasarap eh. Di ba? At hindi lahat po ng masasarap ay maganda. Okay? Hindi lahat ng masarap ay maganda sa katawan. Okay, mamaya medyo lalalim na tayo ng konti. Okay? Ayokong biglain eh, baka mag-alisan kayo. Ang ingat, ingat lang. Okay, self-discipline. Why do we need self-discipline? Number one, for God's glory. Okay? Dapat protect
pinagtatahan natin ang katawan natin. Dahil ang katawang ito ay iisa lamang. Ang buhay na ito ay iisa lamang. Ano yung praise God dahil sa mga nakaraang pangyayari sa aming pamilya, ito yung naging isang, I mean, naging susi rin ito para mabuksan ang aking kaisipan. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang aming family ay nakaranas ng mga matitinding problema pagdating sa kalusugan. Sabi ko nga, ang katawang ito ay ibinigay ng Diyos, ang katawang ito ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos na dapat nating pagkaingatan. Okay? Kasi, yung tito ko, yun, nasa langit na, nauna, dahil sa sakit. Lahat tayo ay prone sa sakit. Amen? Pero iba yung nag-iingat. Amen? Hindi natin kayang hadlangan ang sakit, pero iba pa rin yung nag-iingat. Okay? Yung lola ko ngayon, medyo nakaka-recover na ng konti. Yung nakaraang buwan, I think last January or last December, I don't know, October, yung isang lola ko. Dahil, di ko sinasabi na maaari na sila'y walang disiplina, pero talagang dumating sa kanilang punto na talagang hindi sila nag-ingat. Maaari meron silang disiplina, pero talagang dublehin po natin ang ating pag-iingat sa ating katawan. Okay? Nakakatakot mga kapatid. Mabuti kung tayo mamatay, biglaan. Eh kung ikaw ay nasa hospital 1 month, comatose, nasa ICU, ang dami mo pang pinapahirapan. Tapos ang masakit nito, ang finding, walang kang disiplina. Tinanggap ng mga katawan mo yung mga bawal. Tinanggap ng katawan mo, especially ang ating mga bibig, kung ano ang mga masasarap. Mabuti kung bigla na agad eh, patay agad eh, heart attack. At least ang gastos, libing. Ang gastos yung ilang araw na burol. Eh kung tumagal ka pa ng 1 month, 2 months sa hospital, dapat marunong dito yung magkwenta. Diba? Disiplina ang ano dyan eh. Amen? Ito nyo, walang mag-amen, no? Disiplina ang kailangan mga kapatid. Okay? Disiplina mga, kasi nga, tanda nyo, especially tayo mga Kristiyano, marami tayong gustong gawin sa Panginoon. Sasabihin ko nga ito, huwag nyo sabihin sa akin, spiritual kayo, pero pagdating sa pagkain, wala tayong disiplina. Napaka-imposible nun. Huwag nyo sabihin sa akin, everyday tayo nagbabasa ng Biblia, pero sa Facebook, wala tayong disiplina. Napaka-imposible nun. Pag ganun ang ating buhay, prone tayo sa kasalanan. Kapag ganun ang ating buhay, walang mangyayari sa atin. Okay? Walang mangyayari po sa atin. Kaya nga, ang disiplina ay mahalaga, hindi lamang sa pagkain, hindi lamang sa pagtulog, sa lahat ng antas ng ating buhay. For God's glory. Siyempre, ginagawa ko ito, hindi dahil natatakot ako sa gastusin, pag ako na ospital, gagawin ko ito dahil gusto ko mapuri ang Diyos sa aking buhay. Meron pa akong gustong gawin para sa Kanya. Sa tingin mo kaya, kung ikaw'y sakitin, meron ka pang mas malaking magagawa sa Panginoon? Sa tingin mo kaya, kung ikaw ay marami ng komplikasyon sa buhay mo, meron ka pang magagawa sa Panginoon? Maari, meron pa, pero kakunti na. Amen? Kaya nga, pagkaingatan po natin ang ating buhay. Okay? Pagkaingatan po natin. Maging aware tayo, mga kapatid. Maging aware tayo. Okay? Hindi po natin dapat paghiwalayin ang disiplina sa ating sarili at ang ating spiritual na pamumuhay. Number 2. Because for we are God's temples. Ito yung topic ni Sir Alex last Saturday. And we need to take care this body. In 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have God, and ye are not your own. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body
and in your spirit, which are God's. Scripture is clear. If you are in Christ, then you belong to Christ. Your body belongs to Christ. All of us should recognize the ownership. Okay? But most of us are like toddlers when it comes to ownership. Why? Here are the property laws of a toddler. If I like it, it's mine. Tama? Ganyan ang mga bata. If it is in my hand, it's mine. If I can take it from you, it's mine. Ganyan ang bata. Pero sa pagiging Kristiyano, minsan nadadala natin ang ganyang ugali. Akala natin ang buhay na ito ay atin talaga. Akala natin ang lakas na ito ay atin talaga. Pero nagkakamali tayo. Ang lahat na meron tayo ngayon ay sa Panginoon. Okay? Tayo ay pinagkatiwalaan lamang ng Panginoon. Mga kapatid, pinagkatiwalaan lamang tayo ng Panginoon. Kasama na dyan ang ating katawan. Kaya maging maingat po tayo. Amen? Maging maingat tayo. This is my body. Ang sabi natin, I can do with it whatever I want. Not according to God's word. Ayan ang ating ginagawa. Masyado tayong nawawalan ng disiplina, at ang resulta nito ang pagkasira ng ating katawan. Amen? Ang pagkasira ng ating katawan. Kung tayo ay mayroong pangarap pa sa gawain ng Panginoon, ingatan natin ang ating katawan. Kung gusto mo pang maglingkod sa Panginoon ng mahaba, ingatan natin ang ating katawan. Okay? Tayo ay katiwala lamang po ng Panginoon. Okay? And the Holy Spirit lives inside a believer. After we accept Jesus Christ into our heart, God gives us in His Spirit to help us live the kind of life He wants to live. In Acts chapter 20, verse 28, ang sabi ng Biblia, which He had purchased with His own blood, that's why we are obligated to care our body. Ingatan po natin ang ating mga katawan. Does my appetite need self-control? Yes. Amen? Amen, amen po ba? Amen. Yes. Listen to this, ha? Listen, makinig tayo mabuti, ha? You can enjoy food because it is God's good gift, but remember your life is more than food. And your stomach is not your God. Ulitin ko. You can enjoy food because it is God's good gift. But remember, your life is more than food. Di ko naman po sinasabing huwag ka tayong kumain. Ang sinasabi ko lang, kontrolin natin ang ating sarili. Sabi ko nga, Panginoon, ako ba'y karapat-dapat na mangaral nito? Panginoon, ako po ba ay dapat... kasi sabi nga ni Jong last sa Sunday, yung isang quotation, naalala ko, preach what you live and live what you preach. Sa biyaya po ng Panginoon, hindi ko man tinataas ang aking bangko, pero ginagawa ko po ang lahat para disiplinahin ang aking sarili. Yung mga nangyayari sa aking pamilya, talagang kahit tanongin nyo ang aking sawa, talagang natatakot ako eh. Sabi ko, ayokong sumunod sa kanila. Parang maaga pang reunion sa langit. Oh. Kaya kung hindi tayo magiging maingat, ay talaga mga kapatid, ito ang ating kahahantungan. Doon tayo pupunta mga kapatid. Amen? Okay? Ang tiyan, nadidisiplina yan. Ang bibig, nadidisiplina yan. Okay? Lahat sa ating buhay ay dapat talagang nating disiplinahin. Desiring what is right food. Kung ano ang tamang pagkain. Hindi lahat ng pagkain ay dapat kainin. Tama po ba? Sang-ayon po ba kayo doon? Thumbs up tayo. Amen. Hindi lahat ng nakikita natin ay lalapain natin. Okay?
Tama po ba? Diba? Parang ang hirap ngayon ng Saturday natin ngayon, di ba? Oh. Kasi minsan talagang kawalan ng disiplina natin sa ating buhay, kahit ano na lang, basta yung makakabusog, yung talagang, naranasan nyo ba mga maimpatsyo? Ako, naranasan ko na yan. Hindi talaga. Talaga noon, talagang wala akong disiplina. And, sa ngayon, medyo talagang tinatry ko. Talaga noon, I think, December 25. Tanda ko yan. December 25. Sa bahay ng aking lola. Talagang kumain ako ng kumain. Siopaw, sarap siopaw. At talagang spaghetti, chicken, lahat. Talagang may hamon. Oh, sabi ko, sige lang, kain ng kain. Dumating sa punto yung feeling mo na yung pagkain, nandito na. Dito talaga yan. Naranasin yung pagkain nyo, nandito na. Excuse me, ha? Gusto mo nang sumuka pero hindi ka makasuka? Gusto mo nang sumiar pero hindi ka makasiar? Impacho ang tawag doon. Ang hirap, kapatid. Mamamatay ka sa busog. Sa ilang oras, sa isang minuto, sa ilang segundo, natuwa ang tiyan mo. Pero ang resulta noon, sakit. Hindi lahat ay dapat natin itake. Hindi lahat ay dapat natin kainin. Merong mga pagkain magaganda, alam naman po natin yan. At merong mga pagkain sa mata lamang na maganda, pero pagdating sa katawan ay hindi na maganda. At maaari sa mata natin, yung ibang pagkain hindi maganda, pero pagdating sa katawan, maganda. Kaya your stomach is not... Remember how that your stomach is not your God. Amen? Para may kumukontra. Hindi lahat ng gusto ng tiyan susundin natin, mga kapatid. Kaya nga kung ano mga pinapanood natin sa YouTube or sa Facebook, panoorin nyo na lang si Dr. Willie Ong. Iboto! Panoorin nyo si Dr. Atoy. Yung sa Synergia? Yun! Ano yung mga bawal? Ano yung mga... Doc! Ano yung mga bawal? Ano yung mga dapat kainin? Amen? Kaysa mga pinapanood natin, mga walang kabuluhan, eh, hindi naman talaga tayo natututo. Mga fails army, mga ganun, di ba? Ano mga matututunan natin dun? Kaya ngayong Ross, tinigil ko na yan. Bakit? Natututo lang pumatay eh. O dapat doon tayo kung paano tayo dapat doon tayo kung paano matutong mabuhay ng tama. Okay? Your stomach is not your God, mga kapatid. Desiring what is right food. Okay, listen to this. Eating too much every once in a while is normal. Eating too much. Hayaan mo naman na huwag mo namang i-degrade ang iyong sarili. Huwag mong, kumbaga talagang hirap na hirap ka na, gusto mo na. Once in a while is normal. But, eating too much all the time is abnormal. Yes. Amen po ba? Amen. Abnormal na yon. Meron akong nababasa mga articles, merong sakit na tabag dun eh. Bed, parang B-E-D. Hindi ko na, kasi ang hirap i-pronounce eh. Kaya nga kapatid, pagkaingatan natin ang ating sarili. Amen? Amen po ba? Ang pulpitong ito, hindi lamang dapat nangangaral tungkol sa doktrina, sa Christian living, kundi pati sa healthy living. Ay dapat nating itakel. Amen? Eating too much every once in a while is normal, but eating too much all the time is abnormal.
Yung pagkakita mo sa pagkain, akala mo gutom na gutom ka? Yung parang hindi, parang isang linggo nga hindi pinakain? Meron mga ganun tao. Breakfast, talagang, oh, lunch, oh. Yung talaga yung dessert niya sa pagkain, ganun na lamang. Ayun, ang ganda niyan pag sa spiritual na gawain, no? Yung addict ka sa gawain ng Panginoon, hindi yung addict sa pagkain. Okay? In Isaiah, eat what is good. Oh, meron pala sa Isaiah, no? Eat what is good. You are what you eat. Tama po ba? Amen? Eat what is good. Okay, and lastly, not only, nabilis tayo, no? Natakot na ako sa mga preacher, eh. Why do we need self-discipline? For God's glory. Number two, for we are God's temple. Number three, for we are God's witnesses. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang tao ay nakatingin sa atin. Physically. Amen? Nakatingin sa atin. Eh kung sakitin tayo, tayo ba ay mabuting patotoo sa kanila? O, diba? Eh kung wala tayong disiplina sa ating sarili, tayo ba ay mabuting patotoo sa kanila? Amen? Oh, nagsosolwining ka, tapos hikain ka. Oh, nagsosolwining tayo, nagcha-challenge tayo sa gawain ng Panginoon, mismo yung pastor ang talagang hindi healthy. Okay? Kaya nga, pagkaingatan po natin ng ating sarili. For we are God's witness. Being healthy is being a good witness. We cannot deny the fact some people look for us to be models of the Christian's faith. We ought to desire to live our lives in a way that represents our faith well. Taking care of our faith is one way that we can be a good witness. And if we are well healthy, we have more energy to do God's work. Amen? Kapag tayo malusog, mas marami tayong magagawa sa gawain ng Panginoon. Okay? Kaya nga mag-ingat po sa bawat tinitake natin. Okay? Ulitin ko. Hindi sa lahat ng maganda sa ating mga mata ay pwede sa ating katawan. Okay? Hindi lahat. Okay, french fries, di ba? Burger. Yan. Ano pa? Sisig. Bulalo. Ayun ang mga sarap sa mga, masarap sa tiyan, masarap sa mata. Leche plan. Di ba? Aminin natin, meron talagang mga pagkain na talagang dapat, kung hindi ko man sinasabing alisin, pero dapat talagang limit na, bawasan natin. Okay? Sa ating buhay. Kaya ito si Preacher Mon, magbawas ka sa gatas. Oh. Ang pamilya natin ay diabetes, di ba? Nakita ko, yung kina Sir Alex, talagang yung palaman sa gatas ay parang ano, ang kapal na yung gatas eh. Di ba? Ano yung condense? Tamis. Di ba? Ano, mag-ingat po tayo mga kapatid. Mag-ingat tayo, yung iced tea, di ba? Mag-ano na lang kayo, mag-water na lang kayo. Di ba? Kung meron kayong uric acid, 12 glasses of water, i-take nyo. Daw atoy. Di ba, uric acid, take nyo. Di ba? Ang ano pala, ang bawang, pwede palang inumin, parang tablet. Uric acid. Ano, cholesterol. Bawang. Parang tablet, i-take nyo. Para sa cholesterol, pampababa. Praise God. Amen. Woo, bagong buhay. Amen? Kailangan natin mga kapatid. Kasi nakakatakot talaga. Nakakatakot. Kung hindi tayo mag-iingat, sasabihin ko sa inyo, ang ating katawan mismo ang, kumbaga, bibigay. O sige, mawalan tayo ng disiplina sa ating buhay. Mawalan tayo ng disiplina sa mga pagkain na ating kinakain.
sisingiling ka. Balang araw. Paniwala ba kayo sa sowing and reaping? Universal law yan. Diba? Sowing and reaping. Sige lang. Magtanim ka lang na magtanim. Kain ka lang. Sige. Huwag ka makinig sa mga ganitong mga mensahe or sa mga payo sa iyo ng mga ibang kapatiran. Sige. Huwag ka makinig. Pero balang araw, aanihin ng iyong katawan ang lahat ng iyong isinubo sa iyong bibig. Aanihin natin yan. Ako nga, inaani ko na. Kaya nga, ang pagbabago, hindi hangkat buhay ka pa, baguhin natin ang ating lifestyle, mga kapatid. Amen? Sabi nga ng kasawa, baka naman, pag naging maayos na lahat ng iyong bahagi ng iyong, pag nawala, I mean, ang iyong mga sakit, saka ka naman magsisimula uling mawala ng disiplina. Sabi ko, hindi na. Parang nakakasawa ng mabuhay sa masamang mga karanasan. Diba? Kasi nga, sabi ko nga, Lord, kung ako'y kukunin mo, ito ang panalangin ko, kung ako'y kunin mo akong biglaan. Yung biglaan na talagang, alam niyo na, patay. Kasi dadalhin ka pa sa ospital, gagastos pa ang pamilya mo, di ba? Talagang 1 month, 2 months ka sa ICU, na-stroke ka. Ay, kapatid, ang hirap. Ang hirap. Ang hirap. Disiplina po ang kailangan po natin. Amen? Amen. Being healthy is being a good witness. And we know that we are ambassadors for Christ. Kaya nga tayo binibigyan ng Panginoon ng pangalawa pang pagkakataon. Praise God, si Brother Joel, binigyan pa rin ng pangalawang pagkakataon ng Panginoon. Amen? Alam naman natin ang nangyari sa kanya. Pero ngayon, sinusubukan ang sarili. Kaya nga, kami nga, nagsishare nga every Sunday, kapag mayroong pagkakataon, kamusta ka kay Joel? Ano ba, pataasan ba tayo ng blood sugar? O ano ba? O sino na ba ang malapit sa atin? Di ba, kunin ni Lord? Di ba, mga ganun? Ganun ang usapan namin eh. Bakit? Kailangan natin, mga kapatid. Amen? Kailangan natin. Okay? We are ambassadors for Christ. In 2 Corinthians 5:20, pag ambassador ka, di ba? Nire-represent mo ang isang country, okay? Ganon din tayo sa Panginoon. Nire-represent natin ang kaharian ng Diyos at mismo ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya nga yung lifestyle natin, pagkaingatan natin, lifestyle natin, pagbutihin po natin. Okay? Hindi lahat ng panahon malakas ka. May panahon talagang bibigay at bibigay ang ating katawan. Pero ang kagandahan doon, sa pagbigay ng ating katawan, nakita ng tao na meron tayong disiplina sa ating buhay. Okay? Yung iba nga namamatay na sa katandaan. Diba? Ang ganda nun, humahanga ko na namamatay sa katandaan. Kasi namatay sa stroke, sa sakit sa puso. Okay? Ingatan po natin ang ating katawan. Amen? Self-discipline. Self-discipline. Okay? Self-discipline. We are ambassadors of Christ, God making His appeal through us by us taking care of our bodies. We allow others to see that we want our bodies to be in healthy shape, so we continue to spread the word of love to others and represent God well. Other people will be able to see that God wants to His people to be healthy and be in great spirit, so much of God's love bounces off us onto others every we go. Kaya mga kapatid, please, ang buhay ay iisa lamang. Amen? Ang buhay ay iisa lamang. Okay? Maglakad-lakad. Magpapawis. Hindi yung puro Facebook. Ang pinapawisan sa atin, mga daliri natin eh. Diba? Okay, uminom ng tubig. Wag soft drinks. Pampano lang yan eh. Ang soft drinks, alam nyo, talagang, alam nyo yung sugar ng soft drinks? Dami! Dami ng sugar ng soft drinks.
Hindi ko mabilang. Ang dami. Di ba? Sobrang dami na, sugar. Oh. Eh, kung ilalagay mo yun sa katawan mo, di ba nakakatakot, mga kapatid? Pero kung water, di ba? Kung water ang ilalagay natin sa ating katawan, mga kapatid. Okay? Kaya nga, self-discipline. Ulitin ko, a man without discipline is like a city without walls. Okay? Ang isang bahay na walang bakod or walang pader, tingnan mo, kung saan-saan na lang papasok ang tao. O, hindi mo na namamalayan, yung tao pala nasa kusina na, kumakain na pala. Pero kung merong bakod ang isang bahay or ang isang city, meron lamang isang entrance at meron lamang isang exit. Okay? Kaya kailangan po natin ang disiplina sa ating sarili. Self-discipline. Number one, for God's glory. Number two, because what? Number three, for we are God's witnesses. Okay, let us pray. Panginoon,